Hello guys, and maulang araw sa inyong lahat. Medyo may bagyo yata, so mag-iingat tayong lahat. Miwas tayo sa sakit, and alam nyo naman sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Alright, so ngayong araw, mag-DIY na naman ako, no? So same issue pa rin, sa brake issue pa rin, no? So halos lahat ginawa ko na, nagpalit ako ng brake hose from stainless steel braided brake hose. Yung stock up na preno ko sa harap, in-address ko na rin, naayos ko na. And then yung lahat ng preno, binaklas ko na para sure bull na malinis yung and fresh yung ano natin, bagong preno, no? Then palit na rin ako ng fresh fluid, blinid ko na rin, just to make sure wala nang hangin yung linya natin, no? Wala ring leak. So, ganun pa man, malalim yung preno ko, no? Nasa bandang dulo na siya kumakapit. So, sa brake booster naman, chine ko rin, wala ring leak. Then, kasi nag-upgrade na ako sa double diaphragm na brake booster, no? And then, yung master cylinder na upgrade ko na rin sa mas malaking diaphragm. So, ngayon, ang gagawin ko, susubukan kong i-adjust yung, ano, push rod ng brake booster dun sa may master cylinder natin, no? Baka meron siyang konting gap or hindi masyadong nakalapat dun sa piston ng brake master natin, no? So yun ang susubukan kong i-adjust palabas para dumikit lang siya dun sa or lumapit siya dun sa piston ng brake master cylinder. Alright, yun ang isi-share ko sa inyo ngayong araw. And bago ako mag-umpisa, hindi ko na pa tatagalin to, sana dudutin nyo na yung subscribe button. Alright, come on, let's go. So, andito na tayo sa engine bay, no? So, dito ako mag-a-adjust ng push rod sa brake booster. Bale, nabanggit ko sa inyo kanina, nag-upgrade na ako sa double diaphragm na brake booster. So, kaya baka hindi masyadong nakaset ng maayos yung push rod niya dito sa brake master cylinder. So, ang gagawin ko, itutulak, i-adjust ko palabas yung push rod. So, bago ako mag-umpisa, i-clear ko lang yung space ko rito. Tatanggalin ko lang tong charcoal canister. Siguro hindi ko natatanggalin to, kasya naman siguro. And yun, and then mayroong dalawang bolt dyan na 12 mil siya ito, and then dito sa side dalawa lang pag dito sa Mitsubishi Lancer. Alright, so i-clear ko lang yung buong area para maluwag naman dito. So tanggalin ko lang itong mga vacuum hoses. Then tong canister natin, ari tutulak yang pataas. Mahirap pag ano, isang kamay lang. Ayun. So ayan, medyo may space na tayo rito. So pwede na siguro ako magtanggal ng bolt to. Liktad. Bila
So pasensya na guys, mahirap magtrabaho ng ano eh. Isang kamay lang. So bale nag-upgrade na rin ako ng brake master cylinder ko ano, kasi kailangan ng mas malaking diaphragm niyan para ma-match siya dun sa double diaphragm na hydro ay ng brake booster, kasi yung unang ano master cylinder ko yung dating nakakabit, hindi siya pumipreno no. So talagang kailangan, pag nag-upgrade kayo ng brake booster, kailangan nyo rin mag-upgrade ng mas malaking diaphragm na ano, brake master cylinder. So ayan, tanggal ko na yung dalawang bolt. So hugutin lang natin yan, yung ganyan. So mas maganda talaga tanggal tong ano. Itong tawag dito. Itong air filter ano. Tube or piping. Lalo na kung naka-box pa yan, kailangan yung baklasin yun para matanggal nyo talaga tong ano. Brake master cylinder. So ayan. So ayan na guys, exposed na yung i-adjust natin. Ayan na siya. Itong maliit na to. So upon inspection, wala naman siyang tagas no. And wala rin siyang leak, vacuum leak dito rin sa cylinder, wala rin. Wala rin tagas. So i-adjust ko lang talaga dito. So bali ano to eh, parang 6 or 7 millimeter. Tapos gagawin ko, iipitin ko lang ng ano yung isa, itong likod long nose ganyan, and then pipihitin ko na ng 6 millimeter to or 7 yata, and di kita dyan na counterclockwise. So mga dalawang pihit lang ako, dalawang pihit lang pa kaliwa. Okay na yun. Hindi rin maganda pag sumobra yung push rod na yan, kasi baka lumapat sa pisto ng brake master natin eh, magkukos yun ng ano, pag ang paninikit ng preno, magkakaroon ng pressure yung brake line natin. Alright? So i-adjust ko lang, kasi kailangan ko ng dalawang kamay dyan. So balikan ko kayo. Okay? So eto na mga kapatid no, na-adjust ko na siya papunta doon pakaliwa, counterclockwise ng 1.5 full turn. So hindi naman pwedeng ano sumobra doon, kasi baka tumukod sa brake piston natin sa master cylinder eh, magkakaroon ng build up ng pressure and magkukos ng paninikit ng preno natin no, yung iiwasan natin. Yan na, paalala nga pala guys no. So hindi basta-basta nag-adjust dito no. Hindi porket malalim yung preno nyo eh ito na kagad yung sisisihin nyo yung hydro back. Hindi po ganun. So mag-umpisa po tayo ng troubleshooting sa pinakamadali. So check muna natin yung mga linya kung may hangin. Mag-bleed muna tayo yung mga brake pads. So doon muna tayo mag-umpisa. So sa case ko, kaya nag-adjust ako rito, eh, ito na yung naiisip kong dahilan, kasi nga nagpalit na ako ng double diaphragm. So baka ka ako hindi masyadong lumalapat dito sa piston no, itong push rod nya. So ayun po no, baka may magalit sa atin dyan na malalim yung preno, ito ka agad yung gagalawin. So hindi po ganun. Sa case ko lang po yun, sariling experience lang dito sa aking sasakyan. So alright,
So ang gagawin ko, ibabalik ko na siya ngayon. So madali lang, dalawang bolt lang ulit. I-reverse lang natin yung ginawa natin kanina. So ito guys, na ilapat ko na, no. So ayan, pag sumobra yung adjustment nyo, may naka angat yung ano nyo, nakaangat yung master cylinder nyo. So kailangan hindi siya nakaangat. Kailangan pag pinasok nyo, lapat na lapat talaga. Pero pag pinasok nyo, ganyan may gap siya. So ibig sabihin, sobra yung adjustment nyo. So dapat, nakalapat talaga siya. Yung walang resistance. Okay? So balik ko na yung mga bolt niya na 12 mm. Sa kabila, ang maganda rito sa mga Mitsubishi, dalawa lang yung bolt nya ng master cylinder, yung iba kasi apat, kaya dito hindi masyado mahirap magbaklas. Again, 12 mil. Yan, saktong higpit lang. Maluwag pa eh. Yan. Yan. Lang tong charcoal canister, then i-test drive ko na. So sana ma-solve na yung problema ko, no. So, at least sa halfway kumagat na yung preno. Solve na ako dun. Alright, so balik ko lang to charcoal canister, then i-test drive ko na siya. See you. So tara guys, test drive na natin. Dito sa pag-adjust ko dito sa brake booster, eh ang may problema na talaga nun yung ano, yung master cylinder natin. Oh, naman lahat siya. Kalahati na yung kagat ng preno niya. And
pagtapa ko, parang wala akong freno eh. Dire-diretso. Kailangan ko pang isagad. Guys, no, gaya nga nang sinabi ko, hindi basta-basta magja-jump into conclusion tayo na brake booster agad yung ano, i-adjust pag malalim yung preno. Sa case ko kasi, nagawa ko ng lahat eh. Bago ang brake hose, fresh yung brake fluid, na-rebuild ko na yung mga naka-stack up na piston, bago rin mga rubber seals. So ano pa, eh naisip ko nga na nagpalit ako ng brake booster, baka hindi masyadong nakaset yung push rod niya sa ano, sa master cylinder natin, no? So ayun nga, ito tama nga yung hinala ko. Car legends natin, magtsagaan na lang muna natin.